Si dating Senador Pampilipin Lacson at dating naging chief ng PNP ay meron hong obserbasyon tungkol dito sa mga hinihiring ng House of Representatives, maging si Alice Go, Sheila Go, at si Cassandra Lee Ong. Okay. Mr. Senator, magandang umaga po. Salamat po. Magandang umaga sa aking former distinguished colleague sa Senado. Salamat former po. Former Vice President ng Pilipinas at simpleng kabayan, Noli Di Castro. Thank magandang you po. Magandang umaga sa iyo. Thank you. Good morning po. May napapansin daw po kayo tungkol dito sa mga hinihiring ng House of Representatives na parang, well, ito napansin ko rin ito, na parang iisa ho ang sagot nila. Parang pare-pareho ang sagot ho nila. So may napansin kayo na parang ito ay sanay at maging smart na foreign spy. Tama ba yun? Well, ito, yung aking opinion ay perspective lamang okay. ng isang outsider looking in kasi wala naman ako doon. Kasi noong nag-hearing sa Senado, yung unang pagdinig niya pagkatapos ng kanyang pagkahuli sa Indonesia, opo. Nag-message sa akin yung aking former staff ano, na ngayon, staff din ng isang incumbent senator. At exasperated yung position, sabi niya, sir, parang nagsusumbong na, sir, wala mapipiga dito, dapat ibang napaka-smart itong babae na ito. So naging curious ako, pinanood ko yung replay sa hey. YouTube. Oh, at totoo nga, talagang yung kanyang pagsasagot, talagang parang sanay na sanay at napaka-smart. Ngayon, mag-rewind tayo, kabayan, opo, opo. Yung kanyang pinanggalingan. Opo. Saan ka naman makakita sa, kung sa background ni Go na fake niya lahat yung mga relevant na mga dokumento leading up to being elected na isang municipal mayor ano, sa Bambang Tarlac. Mahirap gawin yun ano, dahil ikaw isang foreigner na napatunayan na rin ito kasi nga ito yung sa pagdinig. Maski i-confront siya doon sa findings na ng NBI, doon sa kanyang fingerprints na nagmamatch na hindi talaga siya yung Alice Go na sinasabi niya, kundi Guo Huaping. Isa lang ang sagot niya eh. Oh, ako po si Alice Go. Napaka adamant at saka talagang napaka-consistent. So, yun. Yung sa background niya na at yung mga testimonials ng kanyang constituents sa Bamban, she's governing well ah. Sa Tarlac. Okay. No, kumpara doon sa mga naunang mga mayors doon. Opo. Medyo maganda at wala sila nakitang anomalya. Yung coffers, municipal coffers, tuloy-tuloy napupunta sa kanyang mga kababayan. So hindi malayo kung siya napeke niya na yung kanyang pagiging mayor. Okay. Hindi malayo yung umakyat na ngayon siya bilang isang congresswoman. At kung siya ay isang foreign spy, medyo delikado yung ating national security. Kasi alam mo naman na kabayan, di ba, pagka nasa kongreso ka na, congressman, lower house man o sa upper house, may access ka na sa mga highly classified document. Opo. Kasi yung security classified, yung security clearance, medyo mataas na. So yun ang delikado. So yung aking tweet, yung aking post sa Twitter account ko, yung X account, eh parang subliminally, parang pinaparating ko na rin sa intelligence community natin, na isama na si Alice Go sa kanilang essential elements, so, tinatawag na EEIs, ano? Essential Elements of Information, na kung saan lalim-lalima nila yung kanilang background check, yung kanilang record check, background investigation. Liman pa? Laliman pa, kasi baka mamaya napapasukan na nga tayo. At hindi malayo, di ba? Dahil nababasa naman natin mga true to life na mga spy stories. Oh, yes, yes. Na kung saan, yung sa Mossad nga, di ba, yung Israel, yung si Eli Cohen, na-execute sa Syria yon kasi nung pinudject siya ng Mossad sa Syria, talaga napakataas ng kanyang inabot. At siya'y nakipag-party sa mga minister sa Syria at nagbibigay siya ng information sa kanyang gobyerno sa Israel. So kung gano'n ang pinanggagalingan ng perspektibo natin, posible daw mangyari sa atin kasi may interest din naman ng bansang China rito sa atin, lalo opo, na sa West opo. Philippine Sea, di ba? Opo, opo. So posible na yung ding mga hinahanap ang iba na malalaking tao daw, eh posibleng involved din dyan kung sakasakali, mga foreign spy. Well,
posibleng yung hinahanap na iba, oo, eh talagang nagamit din ni Alice Go, ni Go Huaping, doon sa kanyang pagpapaandar naman ng kanyang illegal na negosyo, yung sa Pogo, Pogo, yung human trafficking, hindi naman that necessarily na kasabot sila bilang espiya rin. Pero kung titingnan natin to si observe natin si Alice Go, eh napaka-compose, hindi ba? Maski nung nahuli na eh. Ano pa eh? Nagbi-victory sign, nagpapa-picture. Yes, yes. At ang isa pang ma-input ko lang kabayan, ano, meron ako isang Filipino-Chinese friend, trader ito eh. Opo. Na malaking negosyante na ang dealings niya is with China, ano. Doon, ito, may mga connection din ito, maski pa paano. Not directly with the first family, but meron siyang sinasabi na meron siyang connect within the circle, ano, ng first family. Si Alice Go, nag-approach sa kanya. Okay. Nung bago umalis, ano, nung medyo ipit na at nagtatago na yata, medyo kumontak sa kanya through a common friend siguro. Mm-hmm. At ang sabi sa kanya, kung mailalapit siya niya si Alice Go doon sa kanyang contact, eh hindi ko naman sinasabing pinaniniwalaan ko hook, line, and sinker yung kwento nitong Filipino-Chinese na ito. Opo, opo. Sabi yan, ang offer daw na pera, 1 billion. Wow. Basta't matulungan lang daw siya. Nagulat din kami. Ngayon, para mapatotohanan yung kanyang sinasabi, no, dahil medyo nakatanga kami nung kinukwento niya, nagpakita siya ng litrato nilang dalawa ni Alice Go na magkasama nga sila. Opo. At yung kanilang pag-uusap at yanon. So, yung naman ang pinanggagaling ko, kabahin, hindi ko naman pinupwersa yung kababayan natin kasi marami nag-react na netizens doon sa aking post sa Twitter. Opo. Yung iba, sumasang-ayon, meron namang iba na siyempre, ganyan naman talaga sa social media, hindi lahat naman sasang-ayon sa iyo. Pero ang sa akin lang, parang tingnan lang ng intelligence community natin, lalim-laliman pa yung kanilang pag-imbisiga. Yung so kung may katotohanan no yung Senator, ibig sabihin, gusto niyang mapalapit sa Malacañang, especially sa kay First Lady. Yes, kung susundan natin at papaniwalaan natin yung kwento ng Filipino-Chinese trader, ano. Pero posible. Kasi ganun kalaki yung offer eh. Oo, pera. Oo. Yes, 1 billion nga yung binitiwan niyang halaga, no. Whether or not totoo 'yon, well, nasa sa nakikinig na 'yon kung paniniwalaan. Pero 'yun ang kinwento sa amin. Hindi lang naman ako eh, may mga kasama kaming kinukwento niya. At pinakita niya nga yung picture nila ni Alice Go. Okay. Ang nakikita ko na dito, at nakikita rin ng iba, ngayong siya ay hawak na ng pamahalaan, ay gagana pa rin ang kanyang pera para bigyan siya ng special treatment ng mga ahensya ng pamahalaan. Kabayan, kung nabayaran niya lahat, ginastusan niya yung kung paano siya nakarating na-elect siyang mayor. Oo. At kung paniniwalaan din natin yung mga report na ang ginastos niya 200 million para makalabas, eh kaya niya talagang gumastos para bayaran din yung mga dapat gastusan. Opo. Para makalabas siya rito sa gusot na ito. Alam mo, nasa korte yung kaso, eh pagka medyo nagtagal na yung sa atin naman, di ba kabayan, medyo short. Medyo maiksi yung ating memory eh. Pag medyo nawala sa limelight, at kamukat-mukat mo, eh dismiss na yung kaso. Tapos eh, nyan nandyan na uli siya. So parang pag nasapawan pa ng ibang mas malalaking balita, baka may lumabas na mas malalaking balita at mawala na sila sa mga balita. Oo. Yun ang pagkakataon. Yun. Ang pinaka-worry ko talaga kung na-elect na nga siya mayor at maganda yung kanyang palakad sa Bamban, hindi malayo maging tumakbo siya sa na district representative o congresswoman. Susunod. At malalo, hindi malayo yun. Susunod kasi may yun. Panggastos siya. Opo. Dapat laliman din siguro paano siya nahalal na mayor. Ayun, yung pa yung yun. Hindi, yung nahalal na mayor kasi nga pineke niya lahat yung dokumento niya. Eh. Lumalabas. Oo. Pinalabas niya na natural born na dito siya pinanganak at lahat, ang nanay niya, katulong, yung ganon. Pero lumalabas sa panguna ng investigasyon ng Senado, at ito eh, dapat bigyan natin ng kredito yung mga senador natin na malalayman din at talagang puspusan din yung investigasyon, na napatunayan na talaga na hindi siya yung sinasabi niyang siya. Oo, kasi ang dinideny niya na siya ay foreign spy do sa hearing, at pinagpipilitan niya na siya ay Pilipino.
yun ang dapat tingnan, yung pagiging pinipilit niyan siya ay Pilipino. Oh, pero medyo malinaw na yon na hindi siya talaga siya Pilipino. Oo. Kaya nga 'di ba inalis na siya ng inalis na siya sa ng ombudsman, ano? Opo, opo, tinanggal na. Bilang mayor, dinismiss na siya. Okay. Kasi nga disqualified siya not being a Filipino. Ayun, okay. So maraming salamat po sa mga info na binigay niyo sa amin na Senator at magandang umaga. Thank you, magandang umaga. Si dating Senator Pampilo Ping Lacson at naging ano din yan? PMP Chief.